Sino nga ba ang hindi takot maopera? Karamihan ng mga pasyente laging tanong, "Dok, nakakatakot ba? Ano ba ang risk kung ako ay maooperahan?" Ito po'y laging tanong sa atin ng ating mga kababayan, lalo na kung ang pag-uusapan natin ang tungkol sa bato sa apdo or gallstones. Marami sa ating mga kababayan ang nag-message sa atin para magtanong kung pwede bang hindi surgery ang gawin sa mga may gallstones. So again, bibigyan po natin ng liwanag ang inyong mga katanungan tungkol sa ating discussion for today dito sa Health Talk by Dr. Mike. Kumusta po kayo mga viewers and subscribers? And welcome po dito sa ating YouTube channel, Health Talk by Dr. Mike. So, marami nga po sa mga kababayan natin ang natatakot sa surgery. Sino nga ba naman ang hindi matatakot sa surgery dahil mabibigyan ka ng anesthesia dyan, mapapatulogin ka habang ikaw ay inooperahan. Although safe po yan. Safe na procedure para po gawin ng mga doktor yan, ng mga surgeon, para po sa kababayan natin. Depende kung anong indication, bakit siya maooperahan. So ngayon po, ang tanong ng mga kababayan natin, kung ang patient natin na diagnose na meron siyang bato sa apdo at symptomatic ito, syempre kailangan po ng surgery yan. Pero yun naman nakitaan ng bato sa apdo at hindi naman ganong symptomatic or wala naman nararamdaman, minsan inoobserbahan. Or minsan, may mga pasyente rin na inadvise ng doktor na maoperahan sila ng gallbladder nila, yung kanilang gallstones, pero takot na takot sila. So ano nga ba ang pwedeng gawin? Can gallstones be dissolved without surgery? Kasi maraming nagtatanong din sa atin na meron po bang pwedeng inumin na gamot para po ito ay lumabas or para po ito ay malusaw. So again, pampatunaw ng bato sa apdo, can gallstones be dissolved without surgery? Yan po ang pag-uusapan natin for today. Lakihan natin ang screen mga viewers. Ang gallstone po, diniscuss na natin recently yan. Previously, marami na pong videos ang ginawa natin tungkol sa gallstones, bato sa apdo, pati po yung mga pagkain dapat at hindi dapat. Kung nare-recall nyo po, ang gallstones po mayroon dalawang klase, di ba? Or tatlo yan. Meron pong cholesterol stones, meron pong pigment stones, at saka po yung mixed stones. So depende po kung ano ang bato sa apdo na makikita po upon ultrasound. Some patients are asymptomatic na di-discover po yan kung nagpa-ultrasound, abdominal ultrasound ang patient natin. Accidental or incidental findings po yan. So dito po sa gamutan para dito, there are several medications na available po for patients na merong gallstones or bato sa apdo, lalo na po kung symptomatic or may mga symptomas kayong nararamdaman. Merong pain, may jaundice, at may lagnat, at nandiyan po sa right upper quadrant ng abdomen natin, malapit sa atay, ang pananakit. And meron po tayong mga medications dito na maaring gamitin natin para ma-interfere yung pong development, yung pagbuo ng bato sa apdo dyan po sa gallbladder natin. Or meron din tayong gamot na pwedeng gamitin para po ma-dissolve yung stone. So ayan, natandaan nyo po, dalawa pong klase yan. Kung nakikita nyo po sa larawan na ito, ito po ang gallbladder. Yan po yung green sac na yan. Through the years, dahil po sa pagkain natin, particularly mamantikang pagkain, nadidevelop po yung mga stones na yan. May mga sadyang pasyente na mabilis magkaroon ng development ng itong mga bato sa apdo na ito. Ito pong bato sa apdo, maari po yan mag-move dito upon contraction ng gallbladder at maari pong mag-block yan dito po sa daanan, dito po sa bile duct. Okay? Dahil po sa lumen o sa struktura nitong bile duct na ito, maaring yung pong bato na dyan ay magkaroon ng blockage, ay hindi po makapass through hanggang po sa baba dito. So kung ma-block yan, magkakaroon po ng blockage, magkakaroon po ng inflammation and so on, mamamaga at hindi makapagpass yung bile na nandyan po. So tendency, may sakit po mararamdaman ang patient natin. So the medications are only useful kung ang pasyente po mayroong maliit na gallstone, mayroong po maliit na bato sa apdo, they are non-calcified, cholesterol stone, and whose gallbladder nag-normal po
po yung functioning niya. So normal functioning of the gallbladder plus they are small, pwede po natin gamitan ng gamot para po ma-pass out, ma-dissolve po yan. Kung medyo malaki na po yan, medyo mahirap na. So remember mga viewers, mga OFWs po na nanonood sa atin, lagi niyo po din tanong kung pwede ako, pwede ba kayo ng gamot para po ma-dissolve at hindi po muna ma-operahan. Kung kayo po ay may maliit na bato sa abdo at non-calcified, pwede po. Okay, at kung hindi naman po kayo ganun ka-symptomatic. However po, tandaan nyo rin na ang therapy, ang gamutan po dito, it would take around 6 to 12 months. So halos isang taon po kayong maggagamot para po ma-dissolve yung bato sa abdo. At depende po kung gaano kadami yung bato sa abdo. And meron din pong posibilidad kahit po ma-dissolve yan, meron pa rin pong chance that the gallstones will recur within 5 years. So isipin po natin yon. So hindi po 100% na hindi na babalik yung gallstone na na-dissolve o yung bato sa abdo na na-dissolve sa pamamagitan po ng medications. Okay, it may recur within 5 years. The question now is, balik tayo sa premise natin kanina, can gallstones be dissolved without surgery? With that explanation, if you can't or you don't want na mag-undergo po ng operasyon and your gallstones are small, pwede po kayong mag-medication. Your doctor may give you ito pong medication na ito. This is a prescription medication, ursodiol, maari pong Actigal or Urso ang kanyang brand name. This medication is a naturally occurring bile acid that would help dissolve yung pong cholesterol stones. And this medication can be taken by mouth 2 to 4 times a day. So ayan po ang medication na pwede pong gamitin doon sa mga pasyenteng may bato sa abdo na maliit lang. Okay? At non-calcified. At cholesterol stones po ang nakita. Kung pigment stones naman po yan, operasyon naman po ang kailangan natin para doon. So again, depende sa stone. Kaya po yung mga nagtatanong sa atin, Doc, pwede ba akong hindi mo na maoperahan? Depende po kung anong stone. Kung pigment stone po yan, baka po iba pong procedure ang gagawin ng pasyente sa inyo. So tignan nyo po yung previous episode natin when we differentiate cholesterol stone and pigment stone. Okay. So ito po medication na ito, itong ursodiol na ito, ang ginagawa niya is para po malusaw yung gallstone, yung bato sa abdo, doon po sa mga pasyente who do not want surgery or cannot have surgery to remove gallstones. Maari po may complication ng surgery, hindi siya pwede basta-basta maoperahan or natatakot ang patient natin, pwede pong gamitin ito. Basta maliit ha. And to prevent the formation of gallstone in overweight people. Doon po sa medyo may kalakihan o who are losing weight na mabilis. Okay, kasi baka po mag-develop ng gallstones yan. So pwede rin pong gamitin itong prescription medication na ito. However, mga viewers, lahat po ng mga medications kailangan natin i-warn ang patient natin because of the possible side effects. Hindi naman po lahat ng patient magkakaroon po ng side effects, but at least alam nyo po kung ano ang possible na magkakaroon ng patient natin itong mga side effects nito. Pag po nakaramdam kayo ng mga side effects nito, please stop the medication. Maari po magkaroon ng bladder pain, bloody or cloudy urine, difficult burning or painful urination, mabilis po ang tibok ng puso, frequent urge to urinate, severe nausea, magkakaroon po ng skin rash or itching over the entire body, at maaari din po magkaroon ng stomach pain. Kung kayo po ay maka-experience ng alinman sa mga nakikita ninyo sa screen po natin ng mga side effects ng ursodiol, again, please stop the medication and go to your doctor para po ma-examine, ma-investigate kayo further para po mabigyan kayo ng alternative medication or masuring mabuti kung ito nga po bang mga side effect na ito ay related sa ursodiol or sa ibang bagay. Another question po, can gallbladder stones dissolve naturally? Maaring isa ka sa mga pasyenteng ayaw mo ng surgery, ayaw mo rin na uminom ng medication,
At maaring, ayan, nalakihan natin ang screen po natin mga viewers. Okay. So ayan, maaring ito po ay bato na nag-accumulate cholesterol pigment. Okay, cholesterol stone dyan po sa ating abdo. At maaring sa kakakontract ng gallbladder natin, nagbara yung bato dito sa part na ito, dito sa common bile duct. And definitely, yung pong bile na nandyan sa loob ng gallbladder, hindi po makapass through dyan po hangga po sa part ng ating bituka at maari po mag-cause ng inflammation at blockage at leading po sa sobrang sakit ng abdomen. Okay, dahil nga po, kailangan pong ma-release yun para po ma-emulsify yung fat pag po tayo ay kumain, lalo na po daan sa mga pasyenteng mahilig sa mamantikang pagkain. So going back to the questions, mga question natin mga viewers, ma-dissolve ba naturally kung hindi tayo gagamot? Yung po mga maliliit na bato, small gallstones, can pass on their own. Minsan po kasi asymptomatic, wala pong nararamdaman ng patient natin. Bigla na lang meron pala siyang gallstones at maari pong ito ay lumabas na minsan hindi rin natin namamalayan. However, ito pong mga maliit na gallstone ito, sometimes magpapas po yan, sometimes hindi naman. Hindi po kasi common na nagpapas, lalo na po kung madami yan. Most gallstones do not cause any symptoms and do not require treatment. So again, aksidente pong nakikita, incidental findings ng mga doctor upon ultrasound. Yung pong mga malalaking gallbladder stones or larger gallstones or those that can cause symptoms, yung pong meron ng symptoms na nararamdaman, baka bumabara na dyan sa bile duct po ng ating pasyente, may need to be treated with medications or surgery. So, pero pong ibang medications ang ibibigay. So again, bottom line is, yung pong size ng gallstone, yung type or itsura ng gallstones na meron kayo. At maari pong mabigyan kayo ng medications na ganyan na binabanggit natin, dinidiscuss po natin ngayon, yung orsodiol, para po makatulong sa inyo at ma-dissolve po yung gallstone. Kung ang gallstone mo naman ay 1.5 centimeters ang laki niya, madi-dissolve pa po ba ito? Siyempre, medyo malaki po yung 1.5 centimeters, di po ba? Okay? Samantala, dito po, based sa research, non-surgical therapy dissolve gallstones by solubilizing yung pong cholesterol through various method. Limited to gallstone with a diameter less than 1.5 centimeters. And whose content is primary po ay cholesterol. So kung below 1.5 yan, makakaya pa na ma-dissolve yan, pero it would take some time po, at lalo na kung cholesterol stone po yan. Kung ito ay pigment stone, medyo kailangan po ng ibang gamutan, maari pong surgery ang kailangan para dyan. So ngayon, alam na po natin na merong gamot para po ma-dissolve yung gallstone natin. Meron din pong paraan kung maliit ito, malaki ito, ano ba ang magiging prognosis natin. So ngayon mga viewers, kung kayo po ay iinom ng orsodiol, ng medication, alam din natin yung mga possible side effect nito. Pero gaano ba katagal? How long does it take the gallstone po to dissolve or ma-pass out dyan? So based sa research po, this bile acid, ito pong mga ursodeoxycholic acid taken by mouth, ito pong mga gamot na ito, binibigay po yan taken 2 or 3 times a day, and then they can dissolve yung pong maliliit na stones in 6 months. So imagine po kung gaano po katagal kayong iinom ng medication. Okay, yung larger stones naman, it may take up to 1 to 2 years. So medyo katagalan po, at maaring on the process, ma-experience niyo po yung pananakit ng abdomen. Bigla na lang susumpong na masakit ang tagiliran ninyo. And kasamang palad pa, hindi po lahat madi-dissolve. Many never dissolve dyan po sa mga gamot na bile acids na yan. Okay, so matagal ka nang umiinom, tapos medyo may katagalan pa. But again, ito po ay option ng mga kababayan natin na may maliit na stone or takot po ng surgery. So after all the explanations. Okay. Moving on sa ating discussion, are there any medications for gallstones? So sa mga kababayan po natin, as mentioned, meron po tayong orso
diol and ito pong chino diol, so pwede po yan gamot para ma-dissolve itong gallstone na ito or tinatawag na bile acid. Ito po mga bile acid na ito, it would break up yung pong gallstone. So madi-dissolve siya, maghihiwalay-hiwalay siya, but medyo may katagalan nga. Best to break up small cholesterol stone. Kung maliliit ang mga stones ninyo, ayan, kaya yan. Until madissolve siya, mapass out natin siya. You may need several months or years para po sa gamutan na ito para po ma-break yung small stones na yan or yung pong gallstones natin. Kung ang symptoms niyo po ay patuloy at nagkakaroon po kayo ng mga side effects or yung pong pananakit ng abdomen ninyo ay patuloy or nagiging symptomatic kayo, na-diagnose kayo na may gallstone, so again, you need to go to your doctor para po ma-investigate further at para po hindi na rin ninyo paulit-ulit na mararamdaman ng sakit at sobrang sakit yan at hindi na po kayo maghihintay ng mga 6 months to 2 years, sometimes yung pong nire-recommendan ng doctor po ninyo is surgery. So tatanggalin na po, marami na pong procedure ngayon sa surgery na hindi na po bubuksan buo yung pong tinatawag na laparoscopic surgery para po konti lang yung hiwa dyan. Tapos after few days lang, pwede na po kayo makabalik sa trabaho po ninyo or sa dating gawain ninyo. So dito po sa gallstones, mga viewers, if gallstones lodge in a bile duct, doon po sa bile duct, doon sa daluyan ng bile kanina, this can result into blockage. Mabablock po yon, and this might be a life-threatening, a severe life-threatening complication such as mag-i-inflame po yung yung pong bile duct, nagkakaroon po ng pamamaga doon, maaring magkaroon ng infection, maaring mag-cause ng pancreatitis or cholecystitis. This would be the inflammation of the pancreas and the gallbladder. So again, mga viewers, kung kayo po ay makakaramdam nito or may mga symptoms kayo na pertaining to gallstones, please visit your doctor para po ma-examine, ma-investigate kayo further at ano ang possible treatment po na pwedeng gawin sa inyo. So remember, kung maliit yan, baka po sasabihin ng doktor ninyo, sige, ganito muna ang gamutan natin. Kung medyo marami yan at patuloy po yung symptoms na nararamdaman ninyo, baka po ang advice ng doktor ninyo, tanggalin na para hindi na po patuloy na mag-cause ng risk. Okay? Because there are times may mga patient po na merong gallstones left untreated, but eventually later on, pag po nag-accumulate yan, tapos hindi tayo nag-diet mabuti sa mga mamantikang pagkain at yung mga risk factors that would increase the risk for gallstones, or sometimes it increases the risk of gallbladder cancer, so tinatanggal na po, nire-remove by surgery. Okay? So I hope, mga viewers, meron na naman po kayong nalaman, natutunan for our today's episode tungkol sa pampatunaw ng bato sa abdo or ito pong mga paraan na sa mga kababayan natin kung ang gallstones can be dissolved without surgery. So ayan, alam nyo na kung maliit yan, so pwede, kaya pa. At doon po sa mga may gallstones po sa mga kababayan po natin at nag-request ng topic na ito, sana po naintindihan ninyo. Not always the case, surgery po yan. Not always the case din na pwedeng makuha natin sa gamutan yan. Siyempre, lahat naman tayo nag-aspire na sana wala tayong problema sa gallbladder. If in case, pwede po yan medication or surgical ang treatment po. Or minsan, sinashockwave din yan. Marami pa pong ibang klaseng pamamaraan para po matreat mabuti ito pong gallstones na ito. Okay, sana po may natutunan kayo sa episode natin ngayon. Salamat po sa mga nag-request ng topic na ito sa mga kababayan natin na nanonood from different parts ng mundo. Okay, kung bago po kayo dito, don't forget to like, share, and subscribe. Mga viewers, mag-comment na rin kayo dyan o kaya mag-like kayo dyan kung nagustuhan niyo po itong episode natin. Live po tayo dito sa ating YouTube channel every Wednesday, Friday, Sunday, 9:30 po ng gabi. At yung iba naman sa inyo na nandiyan po sa Facebook, live din tayo or may mga replays tayo dyan, Tuesday, Thursday, Saturday, 9:30 din po ng gabi. Kung na-miss niyo po yung mga previous episode related to gallstones, gallbladder, pwede niyo pong balikan yon, kagaya po ng gallbladder polyp, cholecystitis, or bato sa abdo, or yung pong pamamaga ng abdo, or yung pong cancer. Okay? So related sa gallbladder.
So pwede nyo pong balikan yan sa mga previous episodes natin. At kung may mga topics kayo na gusto nyong i-discuss natin, please let us know. Mag-comment lang po dyan sa ating chat box para pag nakita natin yan, gawa tayo ng episode para po sa mga nire-request ninyo. So again, maraming salamat po. Salamat po sa 187,000 subscribers natin. Malapit na 200 na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. And again, stay healthy, stay happy, and be nice to all. Sa lahat po ng mga nagbe-birthdays, happy birthdays po sa inyong lahat. Have a great day, everyone. Bye-bye.